Hi Aries, welcome back po dito sa aking channel. So tignan po natin ngayong araw kung ano yung mensahe sa'yo, September 9, 2022. Tignan po natin ano yung mensahe sa'yo. So meron nga po pala tayong second channel which is Tarot Intentions by Aliana Ray. So kung di pa po kayo nakaka-subscribe, pwede po kayo mag-subscribe doon at manood ng ating mga video. So araw-araw din po ako nag-upload doon about kay fixed signs, mutable signs, and cardinal signs. So, sa mga nagre-request nun dati, ayan, pwede na po kayo mag-subscribe. Tignan natin, Spirit Guide, ano po yung mensahe natin kay Ari. So, maraming salamat po sa inyong suporta dito sa aking channel. So, tignan na po natin ano yung mensahe sa'yo. Spirit Guide, ano po yung mensahe natin kay Aries for today? Mayroon tayo ditong first chakra. So, pwedeng balanse po yung inyong root chakra ngayon. So, yung mga decisions ninyo or kung meron kayong gagawin na decisions ngayon is buo po yung loob ninyo. So, wala kayong pagdadalawang isip. And, ayun, parang kontento din kayo sa kung ano yung mayroon kayo. Tignan po natin ano pa yung mensahe sa'yo. Spirit Guide, ano po yung mensahe natin kay Aries ngayong araw? So, meron po tayo dito ang Empathic Starseed, Energetic Sovereignty, absorbing what's not yours. So, ayun nga. So, mayroon po sa inyo or yes, meron dito, Aries ay kayo po ay empath. So, kailangan nyo po talagang balansehin yung inyong mga chakras, protect yourself para hindi nyo maabsorb yung energies ng ibang tao. Lalong-lalo na kung meron ditong tao na madamdamin. So, di ba, paano pag yung sabi natin, masaya kayo ngayon, wala kayo masyadong iniisip, tapos maabsorb nyo yung mga ganyang emotions ng tao. So, kayo yung mahihirapan. So, protect yourself. Tignan pa po natin ano pa yung mensahe sa'yo. Spirit Guide, ano pa po yung mensahe natin for Aries ngayong araw? Mensahe pa po natin kay Aries. Mayroon tayo ditong 3 of Pentacles. So, pwede po ay meron ditong nag-workout. Ayan. So, pinagpapawisan or gusto nyong pagpawisan. Pwede rin naman na parang nagwo-workout kayo dyan sa inyong trabaho. So, meron kayong binibuild dito. Pwede rin naman kayo yung may pinapatayo dito, Aries. So, ayan, parang everything is working out in your favor ngayong araw. So, tignan po natin ano pa yung mensahe sa'yo. Spirit Guide, ano pa po yung mensahe natin? For Aries, pagdating sa trabaho, meron tayo ditong Ace of Swords. So, sabi ko nga sa inyo dito, yung inyong mga decision sa life ngayon ay talagang parang desididong-desidido kayo. Wala kayong pagdadalawang isip, wala kayong agam-agam. So, buo po yung loob nyo dito pagdating din sa inyong trabaho. So, pwede po na may promotion dito. Pwede rin naman na magsisimula kayo sa trabaho. Pwedeng malapit na yan. Or pwedeng kakasimula nyo lang sa inyong trabaho. So, may bago po kayong gagawin dito. Pwedeng ma-promote kayo. Pwede rin naman na ma-hired kayo sa trabaho ngayon. Okay? So, kung meron dito naghahanap ng trabaho, so this is your chance, give your best shot pagdating dito sa interview ninyo. Ayan, para naman malaki talaga yung chance nyo dito na makuha kayo sa trabaho. Tignan po natin pagdating naman sa iyong kaperahan. Spirit Guide, pagdating po sa kaperahan ni Aries, mayroon naman tayo ditong 10 of Pentacles. So, ayan, yung iba po sa inyo, marami talaga kayong pera. Madami ba kayong pera, Aries, ngayon? So, ayan, pwede rin po na may hahawakan kayong malaking pera ngayon. So, yes, may good news dito. Pwede po na may magbigay sa inyo na family member ng pera. Oo. Pwede rin na mayroong ipapatago sa'yo. Yun yung nakikita ko dito. May magpapatago sa'yo ng pera. So, yung taong to pinagkakatiwalaan ka talaga niya. Okay? So, ang sinasabi lang sa'yo dito ni Universe is, kahit na marami kang pera dito, kontrolin mo pa rin yung paggastos mo, yung expenses mo. Aries, tignan naman natin pagdating sa business mo. So, meron tayo ditong 4 of Swords. Yung iba po sa inyo, pwedeng on and off yung inyong business. So, parang it's either dahil nawawalan kayo ng puhunan or kaya naman nagiging sakitin po yung iba sa inyo dito. So, ayun, pwedeng dito ka naguguluhan pagdating sa business mo at ngayon yung iba sa inyo magde-decide na kayo kung itutuloy nyo ba ito or stop na talaga kasi medyo nahihirapan din po kayo. Pwede kasi sa oras, yun yung kulang sa inyo, Aries, kaya din on and off ito or bukas sara yung inyong negosyo. Tignan po natin.
spirit guide. Kamusta naman po ang love life ni Aries ngayong araw? Meron tayo ditong 8 of Wands. So, meron kang kakonect dito. Meron ditong good communication ito. So, maganda po yung communication mo with your person ngayong araw. Okay, pwede rin naman na nag-uusap kayo at ma-absorb mo yung kanyang energy. Pwede yung person mo kaya kanya kinakausap ngayon kasi nalulungkot siya, namimiss ka niya. So, ramdam mo yun, mararamdaman mo yun na talagang nagsasabi siya ng totoo dito. Mm-mm. So, ayan, pwedeng nagbubuo kayo ng mga plano. Ngayon, Aries, tignan natin. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? Ano yung message sa'yo ng person mo? Kahit naman nagkakausap kayo. Ayan, so think of your person. Isipin niyo po yung taong mahal ninyo, Aries. Tignan natin. Ano ba yung gusto niyang sabihin sa'yo? Mayroon tayo ditong, you don't know how hard it was to let you go. So may tao dito na pinakawalan ka. Meron tao dito na sinayang ka. At yung taong yon maaring hindi niya talaga gusto na pakawalan ka. Hindi niya gusto na give up yung relationship ninyo. Pero that time is, yes, hindi kanya pinili. Pwedeng nahirapan kasi siya. Meron siyang mabigat na dahilan na hindi niya masabi sa'yo. So yun, nanghihinayang siya ngayon. Yan lang po yung mensahe sa'yo ngayong araw, Aries. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye and more blessings to come. Hi Leo, ito po yung mensahe sa'yo ngayong September 9, 2022. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe sa'yo ngayong araw. Spirit Guide, ano po yung mensahe natin for Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus? Sa mga hindi po pala nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. At meron po tayong second channel which is Tarot Intentions by Eliana Reyes. So kung gusto nyo pong mag-subscribe doon, pwede rin po. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. So ang mga videos naman natin doon is daily din po. Meron akong uploads. And meron dong fixed signs, mutable signs, and cardinal signs. So if you're interested, ayan, sa mga nagre-request din nun dati sa akin, ayun, dun ko na po siya i-upload. So same kayo ni Leo. So balance po yung inyong first chakra. So yung ito po ay root chakra. So ito yung mga decision makings ninyo. So pwede po na may pag-desisyonan kayo ngayong araw. Pero buo naman yung loob ninyo. Number 35, your lucky number. Tingnan pa po natin, Leo, ano pa yung mensahe sa'yo. Spirit Guide, ano pa po yung mensahe natin for Leo pagdating sa araw na ito? Cracked open, rock bottom, surrender to the alchemy of life. So yung iba sa inyo, napadapa na kayo't lahat. Okay, madami na kayong pinagdaanan dito. So talaga naman yung mga decisions ninyo ngayon is buo na yung decision ninyo. Wala nang pag-aalinlangan. Tignan pa po natin. Leo. Mm-mm. So ang dami nyo ng extreme na naranasan sa buhay. So kung ano man yung mga gagawin yung decision ngayon, ito yung mga bagay na talagang wala nang atrasan. Ayun. Tignan po natin. Ano pa yung mensahe sa'yo, Leo, ngayong araw? Mayroon tayo ditong Ace of Pentacles. So may good opportunity po na naghihintay sa inyo ngayong araw. Pwedeng may marireceive kayong pera. Ayan. Pwedeng may magre-regalo sa inyo. Pwedeng alahas po yan. Pwedeng. Basta good news. Ayan. Tignan po natin. Spirit Guide, tignan po natin pagdating naman sa career, sa trabaho po ni Leo. Kamusta naman po ngayong araw? Mayroon tayo ditong 2 of Pentacles. So dito sa trabaho mo, madami kang gagawin ngayong araw. So ang kailangan mong balansehin dito is yung oras mo. Para naman magampanan mo lahat ng iyong mga gampanin. Hindi lang dyan sa trabaho, pati din sa bahay. Kasi po yung iba sa inyo, Leo, pwedeng pag nasa bahay kayo, nadadala nyo pa rin yung inyong trabaho. So, as much as possible is try to control it and i-manage mo yung mabuti. Kasi ang pangit kaya ng nasa bahay ka na pero ang iniisip mo, trabaho pa rin. So, nawawalan ka ng time sa mga mahal mo sa buhay. Tignan po natin. Pwede rin kasi na masyado mong binibigay yung best mo dito sa trabaho. Mm-mm. Naranasan nyo na din kasi na matanggal na lang sa trabaho na hindi nyo alam yung dahilan. So parang tinatanong nyo yung sarili nyo, kasalanan ko ba? Hindi ko ba nabigay yung best ko? So siguro nung natanggap kayo dito sa trabaho nyo na ito, talagang ano kayo, talagang todo kayong magtrabaho. Kasi ayaw nyo nang maranasan yun. Yung bigla na lang kayong tatanggalin sa work.
Tignan po natin pagdating naman sa iyong kaperahan. Mayroon tayo ditong 8 of Wands. So, ayan po yung iba sa inyo. Pwede po na mayroon dito delivery rider. So, madami kayong pupuntahan na lugar ngayong araw. So, kasi this is finances. So, madami ding good news. So, diba talaga naman pag may nag-book sa inyo, talaga naman diba masaya kayo kasi pera yon. So, huwag niyo pong tanggihan yung grasya dito. Ngayon, Leo. So, tanggap lang ng tanggap ng mga bookings pagdating sa iyong, ayan, sa mga delivers, ganyan. Tignan po natin. So, sinasabi lang din dito sa universe, yung iba po sa inyo, pwedeng naghahanap na kayo ng malilipatan na bahay. Ayan, so pwede kasi na yung iba po dito ay pupunta na kayo sa ibang lugar. So, from one place to another. Tignan natin. Pagdating po sa business spirit guide, meron po tayo ditong the wheel. So, ang ganda po ng business mo ngayon. So, ang dami nyo na ding na-survive na mga pagsubok pagdating dito sa inyong career. So, pwedeng yung iba nga sa inyo, pwedeng nalooban na kayo dito sa business ninyo, pero lumaban pa rin kayo. Meron din dito, nung simula, utang yung inyong puhunan, pero ngayon nakaahon na kayo. So, madami talaga kayong na pagdaanan. Pero hindi kayo gumive up dito sa negosyo nyo na ito. So, ganun naman talaga yung mga negosyo. At saka araw-araw talaga may matututunan po kayo sa negosyo ninyo. So, ayan, tignan natin. So, maganda yung sales ninyo ngayong araw. Makakakota po kayo. Ayan. Tignan natin, spirit guide. Pagdating naman po sa love life, ano po yung mensahe natin for Leo? Meron tayo ditong 2 of Wands. So, may mga pagpaplano dito. Pwedeng kayo yan ang person mo. Wala na talagang atrasan kung ano man itong pinaplano ninyo pagdating sa inyong relationship. Tignan po natin pagdating sa ano yung gustong sabihin sa inyong person mo. Think of your person. Isipin mo yung taong mahal mo, Leo. Tignan natin ano yung gusto niyang sabihin sa'yo. Meron tayo ditong I love you, 'di ba? Mahal ka ng taong 'to. So kung ano man po yung mga pinaplano niyo, ayun, pwedeng merong engagement dito ngayong araw. Pwedeng mag-aano na sa iyo yung person mo, magpo-propose na siya. So ayan, ang daming good things na mangyayari sa iyong buhay ngayon. Basta kailangan lang talaga is maging decidido ka dito sa mga decisions na gagawin mo. So iba sa inyo, ayan ha, 'di ba? Mahal kayo ng person mo. Baka naman mamaya kayo yung nagdadalawang isip dito, Leo, at baka ayan magpo-propose na tapos you know, hindi ka sigurado. Pero nakikita ko naman sa inyo dito, sigurado naman na kayo dun sa person ninyo. So, marami na din kayong pinagdaanan together. Kaya naman, desidido ka na talaga na siya na talaga yung para sa'yo. At ganun din yung person mo sa'yo. So, yan lang po yung mensahe sa'yo for today. Maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye and more blessings to come. Hi Sagittarius, ito naman po yung mensahe sa iyo ngayong September 9, 2022. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe sa iyo ngayong araw. So meron tayo ditong envy, so ayan, meron dito naiingit sa iyo number 20. Tignan po natin. Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin kay Sagittarius? Meron tayo ditong big picture thinking, Pleiades energy, hindi ko alam kung nabasa dyan, visionary, inspired ideas. Ayun, no? Pwede naman yung iba sa inyo, kayo tong, okay, so pwede naman kasi magkabaliktad yung energy. Pwedeng kayo yung kinainggitan or kayo itong nagkakaroon ng inggit towards other people. Ayan. Pero ito kasi, alam nyo, yung inggit na yan, pwede nyo naman yung maging stepping stone eh. Para mas mag-improve pa yung life ninyo. So, pwede nyo yung i-turn sa mas maganda na inggit. You know, maging inspiration kesa inggit. Okay, pwede rin na ganyan yung nangyayari sa ibang tao. Instead na mainggit sila sa inyo, ang nangyayari, mas pinapaganda nila yung life nila. Okay, so nagiging inspiration kayo towards ibang tao. Pero meron din talaga dito na iinggit sa inyo, Sagittarius. So, syempre, di naman natin mapipigilan yan, hindi ba? So, ito nga, big picture thinking. So, sinasabi lang sa'yo dito ni Universe na huwag mong limitahan yung iyong sarili. You can do something big than you expect, that you are expecting. Madami ka pang marireach na goal. Kahit nasabihin mo, yung iba sa inyo, sinasabi nyo, hindi na, matanda na ako. Naku, meron pa rin kayo maaabot. Nasa mindset lang kasi natin yan. So, huwag nyong limitahan.
yung inyong mga pangarap. So, dream big, parang ganyan. Meron tayo ditong 5 of Pentacles. Okay, yung iba po sa inyo, ito, merong nanlalamig sa inyo ngayong araw. Pwede rin naman po na ito yung humahad lang doon sa pangarap ninyo. Okay, yung iba po sa inyo pwedeng kulang talaga kayo sa financial. Tingnan natin. Spirit guide. Pero kasi sinasabi sa inyo dito ni Universe, pwede kayong dumiskarte. Siguro ito yung iba, hindi to inggite. Nako-compare ninyo. Okay, yun lang. Yun yung sabihin natin. Nako-compare ninyo yung inyong sarili towards sa ibang tao. Bakit siya ganito, ganyan? Bakit ganun? So, feeling mo ang unfair ng mundo. Pero actually, may magagawa ka naman talaga, Sagittarius. Kung ito yung nararanasan mo ngayon. Tignan natin pagdating sa iyong career. Spirit guide, pagdating po sa career ni Sagittarius, meron tayo ditong 7 of Pentacles. So, yan. Madami ka din gagawin dito ngayong araw. Sobrang busy po ninyo, Sagittarius. So, ayun. Ang sinasabi lang dito sa iyo ni Universe is, huwag kang mapagod. Okay, yung iba kasi sa inyo, sumusuko ka agad. Kunwari, merong hindi naging magandang experience. So, parang nawawalan agad kayo ng pag-asa. Pinanghihinaan ka agad kayo ng loob. Pero ang sinasabi ni Universe, huwag ganun yung maramdaman ninyo. Bagkos is, ibahin ninyo yung mindset ninyo. Palawakin ninyo yung mindset ninyo. Lalong-lalo na dito sa inyong trabaho. So, yeah, medyo naiinip na kayo dito. Tignan po natin, Spirit Guide. Pagdating sa pera, meron tayo ditong The Star. So, ayan, diba? Sabi ko nga sa inyo, huwag kayo mawala ng pag-asa. So, there is hope pagdating dito sa finances po ninyo. Kung iniisip ninyo, hindi nyo mababayaran yung isang bagay na to, hindi nyo mabibili yung isang bagay na to, pwedeng-pwede nyo yung mabili. Kailangan nyo lang pong maging madiskarte. Kailangan nyo lang is magtipid and also budgetin talaga yung pera ninyo. Yun nga, magtipid nga kayo. Okay? So, ayan. So, pwede po na may magbabayad sa'yo dito kung merong may utang sa'yo. Ayan, pwedeng kakausapin kanya ng maayos ngayong araw. And also, kung meron po kayong gustong bilhin, maaaring mabili nyo na yan ngayong araw. So, walang imposible. Okay? Nothing is impossible. Basta gugustuhin nyo po at gagawa nyo ng diskarte. Sabi nga, diba, pag ayaw, madaming dahilan. Pag gusto, maraming paraan. So, tignan po natin, pagdating naman sa business mo, meron tayo ditong King of Pentacles, di ba? From 5 of Pentacles, naging King of Pentacles. Dahil po yan sa inyong diskarte. So, yan yung very powerful message sa inyo ni Universe ngayong araw. Maging madiskarte kayo. Iwasan ninyong mag-complain, iwasan ninyong maingit sa ibang tao. Di ba? So, yun, tignan natin. Pagdating naman sa love life mo, Sagittarius, ano po yung mensahe sa'yo? Meron tayo ditong 4 of Pentacles pagdating sa love life mo. So, meron ditong isa sa inyo, parang natatakot kayo na mag-open up sa person mo. Pwedeng ito yung person mo, natatakot siyang mag-open up sa'yo. Meron siyang gustong sabihin pero hindi niya masabi. Kasi natatakot siya. Tignan natin, ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo? So, think of your person, think of your loved ones. Sagittarius, tignan natin ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo. I know I mess up everything. Ayun, kaya siya natatakot kasi alam niya na meron siyang ginawang kasalanan. So, instead, nakikita ko dito, ano, instead na kausapin ka niya, nagpapakabisi siya sa trabaho. So, iniiwasan ka nitong person mo, Sagittarius, ngayon. Okay, so yan lang po yung mensahe sa'yo. Maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye and more blessings to come.